Question, boys and girls, nakakatulong ba ang high octane or nakakadagdag ba ito ng power? Ang sagot, isang malaking hindi. Welcome to Adventure Pilipinas, boys and girls. Today, pag-uusapan natin ang octane ng gasoline. Ano ba to? Ano ang role nito? Bakit may mga iba-ibang rating? Stay tuned! Maraming rider na nagpapagas tulad nito ni Sir. 97 octane ang kinarga niya sa kanyang commuter bike. Well, siguro akala niya makakadagdag ng power. Well, actually, hindi. Unleaded full tank 91. Now, define natin kung ano ang octane. Okay? Octane is the gasoline's ability to resist detonation. Ano yung resist detonation na sinasabi natin? Well, some four-stroke engine, meron tinatawag na compression stroke. Okay? Yung iniipit or kinukompress yung fuel mixture ng gasoline sa loob ng cylinder ng piston and dun sa top. Okay? So, yung octane rating, mas mataas yung kanyang ability not to detonate o wag sumabog during compression. Ang tawag dun sa pagsabog during compression without the spark plug, no, na magsusunog, ang tawag doon ay pre-detonation. That is bad, no? In layman terms, sa tema ng mga mekaniko, ang tawag dyan, katok sa makina. Okay? Kumakatok. Yung pre-detonation. Kasi, sumasabog nang walang sindi ng spark plug. Bad yon. Kasi, either you lose power or your bike does not perform well. Okay? So, the higher octane, the higher the resistance. Okay? Now, ang tanong, anong octane ang kailangan mo or paano mo malalaman yung tamang octane rating sa motor mo or sa vehicle mo? Napakadali niyan, folks. Basahin mo yung user's manual. Yung user's manual ang magsasabi kung ano ang recommended na octane rating sa iyong bike or vehicle. So bakit nga ba mayroong mataas na octane rating, no? May 97, may 91, may 95, kasi nagbabase ang octane rating ng tamang gamit sa compression ratio ng iyong makina. Ang mga commuter bikes katulad nitong Honda Beat ko o yung kaninang nakita natin na Yamaha, I'm pretty sure sa manual ang requirement lang yan ay 91 octane. Okay? 91 octane lang. Nagbe-base yan sa compression ratio. Okay? Now, paano naman yung mga 97? Sinong pwedeng gumamit? Ang mga mataas tulad ng 95 octane rating. Yung 95 gamit ko yan sa Kawasaki Vulcan 650 ko. Kasi napakataas ng compression ratio ng makina nun. Kailangan na nang mag-resist, no? During compression ng fuel mixture. So kailangan niya na mataas. Sa manual, it's 95 octane rating na gamit.
pwede namang 97. Okay? Now, kung papansin ninyo, yung isang gasoline company, may commercial na 100 octane rating pa yata yun eh, or 97, I don't know. Pero kung papansin mo, yung ginamit doon na vehicle ay sports car. Okay? Sports car tends to have very, very high compression. That will require very, very high octane rating para maiwasan yung pagputok, no, ng fuel mixture ng walang spark plug na nagsisindi, yon, para maiwasan yon. Okay, so octane rating actually does not add power to your engine. Okay, kung commuter bike ang or commuter vehicle ang dala mo at hindi sports performance bike. Okay? So, ano mangyayari kung gagamit ka ng high-octane gasoline sa iyong commuter bike? Well, ang totoo niyan, wala. Okay? It will not add power to your vehicle. Nagsasayang ka lang ng pera. Okay? In fact, okay? In fact, ang mga high-octane gasoline burns slower than lower-octane gasoline. Okay? Tandaan yan. Hindi nakaka-add ng power yan. Unless, of course, may mga modified bikes, no, or modified vehicle, yung mga pinanda-drag race. Yan, kailangan niya ng high-octane. Okay? Yung paggamit ng high octane hindi dahil sa makaka-add ng power, no, para maiwasan talaga yung pre-detonation na tinatawag natin, yon ang use ng octane rating. Okay, alright, so I hope this short video helped, no, sa yung basic knowledge natin about gasoline and which octane you're going to use. Consult your manual, yun ang the best doon. Okay, so huwag ka nang mag-aksaya ng pera dyan sa high octane yan if you don't have a high performing bike. Okay, so stick lang tayo sa 91, pwede na yan. Okay, thank you for tuning in. So I hope nakatulong ako, and I'll see you again in the next video in Adventure Filipinas. Yeah. One way.